Oh, lahat sila ang bukang bibig nila, handa raw silang mahulong. Handa raw silang harapin ang anumang ano, imbestigasyon. Handang harapin tapos ayaw papasukin ng ICC. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Dati ang yayabang nito, ngayon natakot din. Natakot din kahit ang bato. Ano po bang tinutukoy ko? Ang tinutukoy ko, siyempre, si Duterte. O di po ba? Ang yabang-yabang ni Duterte nung panahong presidente pa siya. O. Pero ngayon, sabi niya, Duterte says he is ready to rot in prison after ICC rejects Philippine appeal. O. Sabi ni Duterte, handa daw siyang mabulok sa bilangguan. Ito yung sabi ni Duterte. O. Ito namang si, ano, o, si Bato, yan. Sabi ni Bato, sabi niya, ni President Bongbong Marcos daw, kahit isang buo ko, hindi mahahawakan ng ICC, International Criminal Court. Kahit wala akong buhok ha, kapag sinabi niya, panindigan niya yon. I took it seriously because it is beneficial on my part. Yan, yan. Mayabang yan, ano? Kahit daw isang buhok niya, hindi raw mahahawakan ng ICC. Yun daw ang pangako ng, ano, ng, ni Bongbong Marcos sa kanya. O, ito naman si Robin Hood Padilla, sausaw, ano? Sumausaw na rin. O, mayabang din to. Sabi niya, kung uhulihin nila si Bato, isama na nila ako dahil ako, isa ako sa sumuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Tutal, sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa, masarap pagkain doon. Ayan. Ayan, nakisausaw din si Robin Hood Padilla, no? Mayayabang tong mga to, ah, pero simple lang naman ang sukatan natin. Okay, kung mayayabang kayo, sabi nyo hindi kayo takot na makulong, o bakit sinasagkaan nyo ang investigasyon ng ICC? Napakasimple lang doon. O, di ba? Ano, sang-ayon kayo mga kabunyog, mga kababayan? Ang yayabang ng mga ito eh. O, ang yayabang pero todo ano sila ngayon? Bakit nila hinaharangan, bakit nila hinahadlangan ang imbestigasyon ng ICC? 'Di ba? Kung talagang malakas ang loob nila, hindi sila natatakot. Harapin nila. mas may bipayata sa kanila si dating senadora Laila Dilima eh. 'Di ba? Oh, mas may bi. Oh, si dating senadora Laila Dilima, tingnan nyo. Oh, hinarap ni Laila Dilima kasi sa bandang uli alam niya naman. Sa bandang uli, yung mga nag-aakusa sa kanya, yung mga testigo laban sa kanya, makukonsensya rin yan. Alam yon. Alam ni dating Senadora Laila Dilima na yung hindi prosecute, yung pag-persecute sa kanya, sa ano lang yan, dadaan din yan, lilipas din yan, sa huli mananaig ang katotohanan. Alam ni dating Senadora Laila Dilima yon. Kasi alam niyang hindi siya guilty. Alam niyang gawa-gawa lang ni Duterte yung mga ikinaso sa kanya. Alam niyang yung mga testigo sa kanya, sa bandang huli, may makukonsensya rin ang ilan dyan. At mabibindicate siya. Vindicate. Ibig sabihin, ano, yan yung importante, vindication. O itong sila Duterte. Ha? Itong si Duterte. Itong si Bato de la Rosa. Ano? At tingin ba nilan, mabibindicate sila? Hindi. Alam nilang guilty sila. Kaya alam nilang hindi sila mabibindicate. Alam nila, kapag kapag pumasok ang ICC sa Pilipinas, alam nilang guilty sila eh. Guilty sila. O, tapos sumasaw-saw pa itong si Robin Hood Padilla. Akala mo naman, hindi raw siya takot makulong. Huwag ka nga Robin Hood Padilla. Ay nung panahong lumabas yung warrant of arrest mo, tumago ka pa sa bundok ng Kabikulan. Alam namin yan dito sa Bicol eh. O, nung hindi mo na kaya yung mga lamok, nung hindi niya na yung kaya yung lamok sa bundok, ha? Kahit yung kanyang asawang si Lizelle, si Tangko ba yon, si Tangko?
nagre-reklamo na na hindi niya kaya yung ganun, laging umaakyat siya sa bundok para bisitahin si Rubin. Yun, sumurinder na. O, yan. Yan yung ano, huwag ka nga, Rubin. O, alam nyo, ngayon, laging bukang bibig nila, sovereignty ng Pilipinas. Soberanya daw ng Pilipinas. Bakit daw nakikialam sa atin ang dayuhan? Tayo'y malayang bayan. Ay bakit nung ginawa nyo yung tuta ang Pilipinas ng China, naisip nyo ba yung soberanya? O, sus naman itong mga to. Alam nyo, kapag nung binubuli tayo, nung ginagawa tayong pinaglalaruan tayo ng China, anong ginawa nyo? Pinaglaban nyo ba ang soberanya ng Pilipinas? Wala. Pare-pareho kayo, Duterte, Bato, Robin Hood Padilla. Panay kayo mga tuta ng China. Tapos ngayon, dahil kayo'y hinahabol sa inyong mga krimen na nagawa, sasabihin nyo, soberanya? Ewan ko sa inyo. Ha? Hindi nyo ba napapansin? Ang yayabang ng mga ito eh. Handa raw silang makulong. Oh, wala daw problema. Handa raw siyang mabulok sa kulungan, sabi ni Duterte. Oh, handang mabulok tapos takot na imbestigahan. 'Di ba? Hindi tayo sigurado sa sitwasyon, baka mamaya nga matuloy talaga ang imbestigasyon o kaya i-allow ng ating gobyerno na pumasok sila dito at mag-imbestiga. So, I have to be ready. Nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya natatakot sakaling matuloy ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Duterte Administration. Anya, mas maigi lang daw na maging handa kaya na kinuha si Senator Francis Tolentino bilang abogado maging sa mga posibleng kaso na ihain laban sa kanya dito sa Pilipinas. Si de la Rosa ang unang PNP chief ng Duterte Administration kung kailan inilunsad ang tinaguriang Bloody Drug War. Pero aminado ang mambabatas na ibang usapin na kapag lumabas siya ng bansa. Ayon kay Senator de la Rosa, hindi na muna siya dadayo sa mga bansa na anya'y loyal sa ICC gaya sa European countries. Anya, mahirap na raw na maabutan siya sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Better be prepared. Hindi ako takot, hindi ako natakot. Dahil alam ko man talagang walang mangyari dyan kung hindi lang ako lalabas ating bansa. Sa ngayon kasi, hindi ko pa alam kung maglalabas, mahirap kung nasa ibang bansa ka, tapos yung bansa na yan ay isang ICC member country, tapos very loyal sila doon sa kanilang commitment sa ICC na ipapatupad yung warrant. Kung maglabas sila ng warrant, mahirap na maabutan din ang issuance ng warrant doon sa ibang bansa. Pero pag hindi naman na, kung non-ICC member country naman, wala tayong problema. Kagagaling ko lang sa Thailand, galing lang ako sa Vietnam, bago lang ako pumunta doon. I don't feel threatened. Samantala, handa din anya si Senator de la Rosa sa pagkakataong makausap ang mga ICC prosecutor sa isa sa gawang pagdinig ng Senado. Pinag-iisipan ni Senator Tolentino na imbitahan virtually ang ilang kinatawan ng ICC sa pagdinig ng kanyang komite kaugnay ng resolusyon na inihain sa Senado na layong depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC investigation o prosecution. Nais din ni Senator de la Rosa na maimbitahan si dating Senador Antonio Trillanes IV. Isa si Trillanes sa mga naghain ng supplemental complaint sa ICC noong 2017 laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay sa war on drugs. Kung hindi kami magkaharap doon sa Daig, magkaharap kami dito sa Senado. Mas maganda. Di ba? Para palabas nila yung kanilang side, palabas na namin yung aming side. Then titingnan natin. Sa isang pagtitipon kahapon, muli namang sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa siyang mabulok sa kulungan sakaling hindi pumabor sa kanya ang resulta ng investigasyon ng ICC. Oh, kita niyo mga kabunyog? Oh, sabi ni Bato noon, wala naman yang silbi ang ICC na yan, wala namang magagawa yan. Di ba? Oh, ganun ang bukang bibig nila eh. Wala naman daw magagawa ang ICC. Pero ngayon, alam niya na kapag bumiyahi siya, lumabas siya ng Pilipinas, kapag lumabas siya ng Pilipinas, pwede siyang arestuhin. Isa-isahin natin yung mga bansang safe silang pumunta ni Duterte. Sama-sama sila si Duterte, si Bongo, si Rubin Padilla. Yun, pwede silang pumunta doon. Oh, saan? Sa China, sa Russia, sa Syria, sa Iran, sa North Korea,
sa Afghanistan, yun, ang dami nilang bansang pwedeng puntahan, ano? Di ba? Oh, di ba? Nakuha niyo mga kabunyog? Oh, akala ko ba walang epekto ang warrant of arrest ng ICC? Yun ang sabi ni ano eh, sabi nila, di ba? yun ang ano eh. Ano, alam nyo, kinukontradict nila yung sarili nilang sinasabi. Oh, sabi ni Bato sa kanila, ano, ni Tolentino, wala naman yung ICC na yan. Pero ngayon pa lang, narinig nyo, sinabi niya, ah, pasiguro din ako, ah, hindi ako pwedeng bumiyahe sa kung saan sa ang bansa na lang. Baka yung bansa na yon na miyembro ng ICC, iparesto ako. O, di ba? Ano daw bang epekto? Tinanong siya ni Karen Davila. Ano daw ba ang negative na effect ng desisyon ng ICC? Ang negative na effect daw noon, mapapabilang tayo sa mga rogue state. Ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa rule of law. Sa international rule of law. Yun, ano yun eh? Galing yun kay ano, Minardo Guevara, Solicitor General. Kaya daw ginagawan niya ng paraan na huwag tayong mag-disengage. Sabi ni ano, as much as possible, hindi natin dapat mag-disengage. Kaya dapat gawin natin lahat. Si Minardo Guevara gusto niyang i-exhaust lahat. Kasi, yun nga, magiging tayong rogue state. Mapapabilang tayo sa tulad sa China, Russia, Iran, Syria, o Afghanistan, North Korea, yun. Yun ang mga bansang na, nakakalungkot, ano? Ang mga ginawa sa atin ng Duterte at Marcos, kasi si Marcos Jr. dapat din sisihin. Bakit? Pinagpapatuloy niya yung policy ni Duterte. Alam niyo yung ginawa ng mga naging leader ng Pilipinas mula kay Duterte hanggang ngayon. Talagang kahiyahiya ang ginawa sa Pilipinas. Ibinibilang tayo ngayon sa mga bansang hindi sumusunod sa mga treaty obligations. Nakakahiya ng Pilipinas eh. Ha? Mga kabunyog? Ha? Ang alam ko nung high school ako, ito ha, ang alam ko nung high school ako, nung elementary tsaka high school, pinapamemorize sa amin yung ano, speech na sinulat ni Carlos P. Romulo. I am a Filipino. Memorize ko pa nga yun eh. I am a Filipino, inheritor of the glorious past, hostage to an uncertain future. Memorize namin yun. Bakit? Pinagmamalaki noon na ang isang mababa na Pilipino, mababa ah, by height mababa, si Carlos P. Romulo. Pero isa sa mga ginagalang daw na statesman doon sa UN. Kasi kasama siya. Siya ang nagre-represent sa Pilipinas sa United Nations. Pinagmamalakihan yun noon. Ano? Ngayon, anong may pagmamalaki ng Pilipinas? Oh, anong may pagmamalaki ng Pilipinas? Nakakahiya. Hindi tayo marunong sumunod sa treaty obligations. Bakit? Ni-ratify ng Pilipinas ng Senado, ni-ratify yung Rome Statute. Tapos, senador pa noon si Marcos Jr. And yet, ngayon, hindi kikilalanin yung mga, ang nakalagay doon, dapat kahit hindi na tayo member, basta't yung mga nangyaring krimen ay naganap nung panahong member pa tayo, may jurisdiction pa rin ng ICC, nandun yun. O nakakahiya, hindi tayo marunong tumupad sa treaty obligations. Tapos ngayon, ang ICC, ginagawa lahat ng proseso. Kasi ang nangyari naman talaga sa Pilipinas, lahat natakot eh. Wag na tayong magsinungaling. Panahon ni Duterte, lahat natakot. Kahit nga mga kasamahan kong abogado, kapag mga drugs cases, ayaw nilang humawak eh. Kawawa nga yung mga ano eh, kawawa yung mga pre-name up, yung mga tinaniman ng ebidensyang mga drugs para madiin. Sinong hahawak sa kanilang abogado? Takot na. Kapag humawak ka ng kaso ng mga ano, ng mga drugs cases, ipagtatanggol mo yung mga ano, yung mga tinaniman ng ebidensya, wala, takot ka na, baka itumba ka. Kasi sasabihin sa iyo tagapagtanggol ka ng mga drug lords, di po ba? Ganun 'yun. Kahit ang mga fiscal, ang mga prosecutor, 'di ba dapat ang mga fiscal preliminary investigation o kaya inquest, dapat titingnan talaga nila baka naman tinaniman lang ito ng ebidensya. Pero hindi na. Automatic, pag drug case, sampa na kaagad yan. Ganon din ang mga judges. Ang mga judges, kahit alam nilang wala namang matibay na ebidensya, takot sila na i-dismiss yung kaso o i-acquit yung ano, client, yung ano, akusado. Bakit? Baka paglabas ni Duterte, sabihin, ano na sila, narco judge, di ba?
judge, nakakampi ng mga drug lords. Ganun ang nangyari nung panahon ni Duterte. Huwag na tayong maglukuhan. Kaya lang, nagawa nila yan nung panahong nasa gobyerno sila. Ganyan si Bato noong panahon. O ngayon, ngayon nagkakaroon na ng tsansa na yung mga pinagkaitan ng katarungan nung panahon ni Duterte. Yung napakaraming pinatay sa war on drugs, ay mayroon na ngayong pagkakataon na mabigyan ng hustisya ang kanilang mga mahal sa buhay. So ito na yung ICC. Ngayon si Bato, si Duterte, sasabay pa tong si Robin Hood Padilla, nagyayabang. No? Handa raw silang harapin, handa raw silang makulong. Pero takot naman silang papasukin ng ICC dito. Tapos si Bato, sabi niya, wala namang magagawa yan. Wala namang binding effect yan. Sabi niya, wala yan, ICC na yan, wala yan. Pero ngayon, takot siya. Sabi niya, hindi ako babiyahe, baka yung mapuntahan kong bansa, loyal pala sa ICC, iparesto ako. O, di ba? Natakot din ang Bato. Natakot din. Pangalawa, talagang gagawin nila ang paraan na sa 2028, ang manalo pa rin ay kakampi nila. Kasi pag nanalo tayo sa opposition sa 2028, tapos ang maliligayang araw nila. Di ba? Alam nila yan. Mga kabunyog, alam nila yan. Ganyan ang nangyari sa mga leaders ng Africa na na-indict o nakasuhan sa ICC at may warrant of arrest. Mga warlords yun, mga military warlords sa Africa. O ngayon, anong nangyari? May warrant of arrest. Dahil ang nakaupong presidente ng bansa na yan sa Africa ay kakampi nung kinasuhan sa ICC, yung military warlord. Marami siyang mga na-commit na crimes, genocide. Ngayon, na-aresto ba siya ng ICC? Hindi. Pero dumating yung punto na may nakaupong presidente na kalaban na nung akusado, yung may warrant of arrest na leader ng Africa. Yun. Dumating din ang panahon. Walang forever . Bakit? Habang panahon ba ang nakaupo, kakampi mo? Ha? Diba? Kaya nga si Duterte, sabi ni Duterte, ako wala na masyadong problema dyan. Kasi ramdam na ni Duterte na hindi na siya tatagal sa mundo. Siguro nararamdaman na yan ni Duterte. Si Bato, malakas na malakas pa to. Hindi lang tuma-aksidente. Pero kung sa natural death, yung cause ng hindi, matagal pa to si Bato. Kaya ngayon, ang problema nila, kung sa 2028, paano kung nanalo ang oposisyon? Paano kung nanalo ang oposisyon sa 2028? Kaya talagang sisikapin nila, huwag manalo ang oposisyon sa 2028. Kasi, if by 2028 mayroon lang warrant of arrest sa kanila, yun. Sa totoo nga lang, kung ang nakaupong presidente ngayon, si Leni Robredo, wala sila. Di ba? Di ba, mga kabunyog? Kung nanalo si Leni Robredo ngayon, anong maririnig nating balita? Sasabihin ni Leni Robredo, nirerespeto namin ang naging desisyon ng ICC. Yun, di ba? Wala eh. Swinerte pa sila na ang nakaupong presidente ngayon, si Marcos Jr. Ay takot pa naman si Marcos Jr. kay Duterte, di ba? Pero kung nanalo yung oposisyon, wala yan. Pero forever ba yan? Forever ba kayong nandyan sa kapangyarihan? Yun yung forever ba kayong nasa kapangyarihan? Hindi. Walang forever sa mundo. Sinong mag-iisip na si Marcos Senior, diktador na yan, kontrolado niya na lahat, pero dumating ang puntong ibinagsak siya ng people power. Di ba? Wala eh. Lahat naman ng tao sa mundo mamamatay. Sigurado yan. Pero, si Duterte, posibleng mamatay yan, hindi na abuti na maaresto pa siya. Pero si Bato, mahaba-haba pang buhay nito. At nakakasigurado ba sila? Nakakasigurado ba sila na ang 2028 ay mananalong presidente kanila? O sigurado ba sila na matatapos ni Marcos Jr. ang termino niya sa 2028? Wala namang makakapagsabi. Si Erap nga . Bakit? Sino bang makakaisip na si Erap ay matatanggal sa pwesto? 6 years siya. 1998 siya nabutuan. Natapos niya ba? Hindi. 2001 pa lang, napatalsik na siya, di ba? Sino bang makakapag-isip na magkakaroon ng people power? Ngayon, iniisip ba ng mga tao? Iniisip ba nila? Nakakasigurado ba sila na ang tao habang panahon mapagtimpi? Paano kung dumating ang taong magalit na naman? Di ba?
magkaroon na naman ng isang people power at ang Iloklok na gobyerno ay oposisyon, o wala, tapos na ang maliligayang araw nila ba to? Di ba? Ganyan yan mga kabunyog. Natatakot siya lumabas ng bansa. Pero hindi niya naiisip, marami ring pwedeng mangyari sa bansang ito. Di ba? Oh. Okay. Oh. Ang pinapakita lang dito, yung sinasabi nilang walang problema sa kanila ang ICC, pero ngayon, inamin ni Bato, naghahanda siya. Oh. Takot din siyang lumabas ng bansa kasi baka nga arestuhin siya, di ba? Oh. Hindi raw mananalo ang mga manok natin sa oposisyon. Pero ang tanong, habang panahon ba ang Pilipinas ganito? Kakampi nila Duterte at ni Bato? Ah, walang makakapagsabi niyan. Walang makakapagsabi niyan. Diyos lang ang nakakaalam. Ang sigurado lang tayo, walang forever sa mundong ito. Di ba? Alam nyo, ang nakakalungkot na sa bansa natin ngayon, ewan ko ba, sa bansa natin ngayon, bakit nasira na ang mga values ng mga tao? Yung mga pananaw, yung mga pagpapahalaga ng tao, sirang-sira na talaga eh. Imagine nyo, alam nyo na yung mga ginawa ni Bantag kay Percy Lapid, alam na. Pero pinagtatanggol pa rin ang marami nating kababayan. Si Tebes, alam na kung anong ginawa kay Digamo, pinagtatanggol pa rin ng marami nating kababayan. Sila Duterte, sila Bato. Alam naman nating totoo naman yung talagang maraming namatay sa ilalim nila. Pero pinagtatanggol pa rin ng marami nating kababayan. Ewan ko kung ano nang nangyari sa bansa natin. Ang kailangan talaga sa bansa natin, overhaul na eh. Hindi na pwedeng ritoki-ritoki lang eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kabunyog. Okay. O sige mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Mabuhay. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka. Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao. Isa ang pananaw sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.